Hello mga ka-journey! Welcome back dito sa ating baking and decorating journey. And for today's video, of course, magde-decorate na naman tayo ng ating cake. So alam ko guys na nagsawa na kayo dito sa ating paulit-ulit na lang talaga na proseso kung paano tayo gumawa ng cake. Pero of course, ibang design naman, kaya huwag kayong magsawa dyan kasi ganito talaga. Of course, content natin to eh. So, hindi talaga natin maiiwasan na parang paulit-ulit na lang talaga. Pero, kaya nga huwag kayong magsawa dyan kasi ganito talaga. Pero yan, pag-uusapan din natin yung mga bagay-bagay kung bakit napunta ako dito sa pagbibake. So, honestly talaga guys, yung unang-una kong nasa isip talaga kung bakit ako nagbibake is gusto ko siyang gawing content. So, kasi mas maganda kasi siya na gagawing content for me kasi nasa bahay lang. And ang purpose ko before is nasa bahay lang, anytime pwede kong gawin, after work, ayan, kahit gabi, ganito, ganyan. And ang dami talaga nating pwedeng isipin din na pwedeng lutuin pag tayo ay nagbibake, ayan, diba? So, yun yung purpose talaga kung bakit naisipan kong bumili ng oven, ganyan. And then, I was started mga end of September 2022. So, mga 7 months pa lang akong nagbe-bake. And, to be honest, meron akong history about baking kasi I am an HRM graduate naman. Pero, of course, pag HRM grad ka, it doesn't mean na alam mo talaga kung paano mag-bake, paano yung perfect ingredients, ano yung perfect measurement ng mga ingredients. Especially guys, nag-graduate ako, that was 2009 pa, ang tagal na. So, mga ilang taon na, 14 years ago. And of course, nakalimutan ko na din paano yung mga ganyan, pagbibake, ganito, ganyan. Pero of course, pag gusto natin yung isang bagay, tayo ay magsa-self-study. Kasi ang dami naman pwede nating pag-studyhan ngayon or pag-aralan kung yung mga social media, yung YouTube, yung Facebook, yung TikTok, especially YouTube talaga. Kasi doon ako nag-aaral kung paano ang pagbibake again, ganito, ganyan. Tapos yun. So, naalala ko pa nga nung unang pag-bake ko talaga, chiffon yung aking ginawa and hindi talaga siya maganda. Kasi sa paggawa naman kasi ng cake guys, meron yung mga procedure kung paano mo yan gawin. Tamang mga proseso talaga. Hindi lang kahit exact yung mga ingredients mo, yung measurement, pero pag hindi mo siya maayos magawa, let's say kahit sa pag-mix, ayan, kahit sa pag-mix ng mga wet ingredients at saka yung dry ingredients, pag magkamali ka, nako, iba ang texture ng inyong cake. Kaya sinasabi na, ay nako, ang dali lang yan, na ito ganyan, gumawa, nako po, hindi po talaga ganun. Kahit itry nyo, kung may time kayo, kung gusto nyong mag-bake sa bahay, itry nyo. Ganun talaga siya kahirap. Tapos, nung first order ko guys, nahiya pa nga ako ng aking customer kasi sa sobrang confident ko talaga, nagbenta ako, ayan, nagpapa-order ako ng cake and may umorder ka agad. Tapos ang in-order pa talaga is merong cupcake at saka yun, napahiya talaga ako guys. Pero thankful ako sa aking isa sa aking mga kaibigan na nakatrabaho ko din siya before sa hotel kasi tinulungan niya ako through text, online, ayun, tinawagan niya ako, ganito, ganyan ang gawin mo kasi hindi ko mapakinis kasi nga wala akong mga gamit that time and then wala talaga halos lahat. Tapos ang meron lang ako, turning table na yung ganito, yung nasa baba ng cake kung saan pwede mong maikot-ikot yung cake para mag-design ka. Plastic pa talaga ang meron ako before at saka wala akong piping bag pero halos wala akong gamit. So sabi ko, nako, my God, mali pala, nagtumanggap ako kaagad ng order, ganito, ganyan. Kasi di ba ang sabi ko, purpose ko lang naman is para maging content. Pero pag may mag-order naman at saka kaya kong gawin, so ginagawa ko din siya. And then yun nga, may nag-order sa akin, napahiya talaga ako guys kasi iba yung texture ng aking cake kasi ang nilagay ko dun is cream cheese, tapos iba yung cream cheese kasi medyo mabigat yun eh. Tapos medyo mabigat siya na, hindi pala cream cheese, ginawa ko siyang parang buttercream pala, hindi cream cheese, sorry, buttercream, tapos ginawa ko lang yung buttercream, tapos
ang bigat kasi ng buttercream talaga pag ilalagay mo sa cake. Tapos medyo malaki yung cake. And then yung design niya, okay naman yung design, pero yung ano lang, yung forma lang ng cake, iba talaga. Kaya parang napahiya ako. So, nung second order niya, ginandahan ko talaga kasi alam ko na for yung first order. Pero nag-order pa ha. Thankful talaga ako sa customer na yun. Kahit hindi maganda yung kanyang first experience dun sa aking cake, pero nag-order pa rin talaga sila. And then, yung second order nila, ayan, napahiya na naman ako, guys. Andito na naman kasi naubusan ako ng, anong tawag dito, ng ating cake box. Tapos, kasi may trabaho ako. So, that was December, nag-order siya ng pangalawang order niya. Yung sister ko na inutusan ko na dapat gawin niya yung cake na yun na iba-box niya, hindi niya ginawa. Kaya ang ginawa ng customer, nilagay sa plastic or parang tinabunan ng plastic. Hindi ko alam kung nasira yung cake. Pero for sure, guys, sobrang okay na yung cake na yun. Moist na maganda na yung design, na anong tawag dito, na as in, perfect na. Kung anong paggawa ko ng cake ngayon, so ganun din yung paggawa ko sa cake na second order na niya. Kasi medyo okay na yung pagkagawa ko ng cake that time. Anong tawag dito? Okay na yung pagkagawa ko. Ayan, parang perfect na siya. So, pero wala naman talagang perfect na cake, guys. Kahit yung mga sikat na mga baker, ayan, nagkakamali din yan sila. Especially sa paggawa ng icing, sa paggawa ng whipping cream, ayan. So, pero yung whipping cream ko na gamit dito is ever since talaga, is ito yung Whip It. So, yung Whip It, guys, isa to sa pinakamahal na icing or whipping cream na ready-made na kami na lang yung parang magmi-mix para diretso na siya, parang ganun. Isa to sa pinakamahal or siya talaga ang pinakamahal sa nakikita ko sa baking store. And kaya ito yung ginagamit ko kasi hindi talaga ko mapapahiya ng aking customer dito. So, yun na yung aking experience. Tapos, yung ano ko kasi before, guys, is travel vlog. Kaso lang parang napapagod na ako sa kaka-travel talaga, guys. And naikot ko na yung buong Cebu. Hindi lang Cebu, guys, pati Mindanao, Luzon, parang ganun. And I mean, Mindanao, Visayas, lahat, halos lahat na talaga. Kaya parang sabi ko, ibang content na lang yung parang hindi na ako aalis sa bahay. So, napisipan ko yung baking and nagustuhan ko din talaga. Kaya ito na yun. Ito yung story kung bakit napunta ako sa baking. So, let's go back to our, cake. So, ito na yung pinaka-final design, no? So, ayan, Boss Baby yung ating ano dito. And thank you sa nag-order. Tapos may kasama pala tong cupcake, guys. So, sabi ni ma'am, nag-order sila ng 12 pieces of cupcake. So, 350 yung aking bayad doon. Tapos, kasi 3 ounce lang yung cupcake na yun. Tapos, yan na. Ito na yung ating cupcake. Pero, dinagdagan ko ng another 12. Kaya, nagiging 24 pieces of cupcake po yan. Tapos, ang bayad naman ito, guys, lahat is 1.5. Tapos, ang ano ng ating cake, ang size is 8x5. Ayan, 8x5 lang yan, guys. Ayan. So, kasi medyo malulugi na talaga ko pag gawin ko pang 8x6. Wala na talaga akong ginansya, promise. Swear to God. Kasi, ang ginamit kong whipped cream dito, guys, nasa 1 kilo at kalahati dahil 24 pieces of cupcake. Kaya, ganun. Pero, thankful pa rin ako sa customer kasi nag-order sila. And thank you so much, ma'am, sa inyong pa-order. And salamat din sa lahat ng aking mga followers dito na nanunood talaga always, especially yung mga sobra talagang sumuporta. Thank you very much and I love you all, guys. Ingat tayong lahat. Bye for now. Mwah!